dito na tayo sa pet shop. Ngayon, mamili tayo ng mga movies. Kahit yung i-observe nyo, yan. Goods naman lahat, wala nagka-clumps ang pins. Sa pagpili ng movies, sa pagpili, mas maganda ay piliin nyo yung active. Ito na guys yung Molly na nabili ko sa pet shop. Yan dalawa. Dalawang female ang binili ko guys. So ngayon, lipat na natin to sa quarantine tank na gin-prepare ko. Bago natin to guys i-transfer sa quarantine tank, acclimate muna natin dito. Mga 30 minutes. Yan, kasi yung temperature kung saan sila nanggaling ay iba compare dito sa loob ng aking fish barracks. So acclimate muna natin for 30 minutes itong mga mollies. Kapag hindi kasi natin na properly acclimate ang molly, mayroong tendency na ang molly ay tatalon palabas sa inyong tank. So kapag ang molly kasi nanibago sa temperature, example galing siya sa mainit, and nilipat natin siya sa malamig. Ayan. So, hindi siya kaagad mag-adjust. So, ang mangyayari ay tatalon siya palabas sa inyong tank. So, yan ang pinaka-reason, okay? Bakit in-acclimate natin yung mga isda or ang molly fish. Ito na guys yung quarantine tank na gin-prepare ko. So, itong quarantine tank na to guys ay 10 gallons. So, bakit kinakailangan natin i-quarantine ang molly na bago natin nabili sa pet shop? Kailangan natin i-quarantine ang molly fish na bago nabili natin para maiwasan natin ma-contaminate yung main tank kung saan nandun yung ibang mga isda or mga molly din na katulad nila. Based kasi guys sa experience ko, dati nakabili ako ng molly and nilagay ko sila kaagad sa main tank. And a few weeks later, napansin ko na mayroong tumutubo no na parasite sa katawan ng molly. So huli ko na napansin and contaminated na yung buong tank ko. So kinakailangan ko na panibagong setup na tank no, kasi contaminated na yung main tank ko. Kasi minsan itong molly fish may dalayan siya minsan na parasite or may sakit siya na pwede makahawa sa ibang mga isda sa inyong main tank. So kinakailangan muna natin i-quarantine ang molly fish no, na bago natin nabili sa pet shop. 30 minutes na guys. So ayan na guys, oh, kung mapansin nyo, nagkaroon ng parang pawis no, sa loob. So ibig sabihin guys, malamig yung dito sa place ko compare kung saan sila nanggaling. Ayan, mas mainit. So 30 minutes is over. Ito, pwede na natin ito malipat sa quarantine. So ayan sila guys, oh, dalawang female binili ko. Kasi mayroon din akong male na lyre tail na white din. So i-cross natin dito. Kapag ito nag-okay na or after quarantine, itong mga molly na to na female. Pag naglipat kayo nito guys sa quarantine tank, no, yung isda lang yung ilipat natin. No. Huwag natin isama yung tubig. Kasi minsan, kung hindi tayo sure, okay, or para maging sigurado tayo, no, iwasan natin yung tubig na galing sa ibang tank na malipat dito sa tank natin. Ayan na sila guys, dalawa. Nalipat ko na sila dito sa quarantine tank. Yan, dalawa female. And ang sunod natin guys na gawin ay mag salt treatment tayo. Ayan. So maglagay tayo ng salt para maiwasan natin yung magkasakit sila. Okay? So from the pet shop na binili nyo, dating sa inyo, lagay nyo sa quarantine tank and then lagyan nyo ng salt yung quarantine tank. So guys, yung salt ko, yan, table salt lang to guys ha. Yung regular lang na table salt. Pero kung mayroon ko yung aquarium salt, yun mas maganda. So, kailangan lang natin ng dalawa. Okay, pag 10 gallons, dalawa. Ayan. Pag 5 gallons, kahit isa lang. So, ang salt kasi guys, ayan,
nag-ano yan siya, no? Mayroon yan siyang antibacterial properties. So, iwas to na magkasakit yung moly. Ano guys, lagay na natin. Ayan. So, pag ano yan guys, mapansin natin, no? Na itong mga moly, medyo ano nila yan, no? Mag-ano yung maglapit yan sila dyan sa salt. Yan, gusto kasi nila yan eh. No, parang salt bat ang tawag dito. Yan. Para maiwasan natin na magkasakit itong mga moly. At kung para makasure talaga kayo guys, no? Lagyan nyo ng takip yung inyong tank. So, katulad nito, yan. Lagyan natin ng takip. Yan, so kahit magtalon man sila, hindi sila makatalon. Yan. So, kahit mga overnight lang na lagay natin ng takip, pagkabukas, pwede natin na matanggal yan. Hindi na yan sila tatalon. So, dito guys, sa kabila, ayan, moly ko. Yung matagal na to sa akin, guys. Yan, lyre tail na white siya. Saka ito, yan, Dalmatian. Lyre tail din yan siya na moly. Yan sila. Male tsaka female. So, dito naman sa kabila, ganun din. Lyre tail din na black tsaka Dalmatian. Ang male is Dalmatian and dito yung black ay female. Yan, na lyre tail. So, nawala na kasi yung ano ko, yung black ko na lyre tail. So, gin-partner ko na lang dito sa Dalmatian na male. So, ganun lang guys, no, pag nag-treat kayo ng moly nyo. Bago nyo binili, lagay nyo talaga yan sa quarantine tank. So, kapag yung moly guys ay nag-wiggle, okay, or may sakit, pwede mo rin siya i-treat ng salt. Okay? Sa akin, yung mga sick moly ko, kinitreat ko lang din ng salt bath. Ang tawag dito ay salt bath. Yan. So, sa pamagitan yan, mayroong mga molys na gumagaling. Mayroon namang mga molys na kapag matagal na talaga, hindi na talaga sila gumagaling kasi malala na yung... Ito guys, yung male na lyre tail. White moly, ito siya na lyre tail. Yan. So, ito yung i-breed natin doon, no? I-partner natin doon sa dalawang female na bago COVID. Bago ko lang kabili na moly. Ang mas maganda guys ay ma-detect natin early kung may sakit ang moly. Yan. Para ma-treat natin ng mas maaga ang may sakit na moly. Sa pamagitan niyan guys, mas higher ang chance natin na gumaling ang may sakit na moly. So ayan guys, sana nagustuhan niyo ang video na ito. And kung bago pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.